Magandang araw, Tito Makoy. Tawagin mo po ako sa pangalang Leo. Kapitbahay kung maituturing ko itong si Oscar kasi nasa kabilang bahagi sila ng kalsada sa aming lugar. Ang lugar namin ay katabi ng isang medium class subdivision. Kalsada ang naghihiwalay sa dalawang lugar. Bagamat masasabi kong medium class subdivision pero wala itong perimeter friends. Marami sa mga nakatira sa subdivision ay may mga kaya, kilala ang mga pamilya sa lungsod at sa lalawigan. Kami namang nasa kabilang banda, halo ang mga nakatira rito. May mga squatter, mayroong mga house owners na kagaya namin, nasa working class, at low-cost housing site ito ng lungsod. Kung titingnan mo ang lugar namin, para kaming bahagi ng subdivision pero hindi na. Yung nasa harap naman namin parang kasama sila sa murang pabahay ng pamahalaang panglungsod kung hindi mo titingnan ang naglalakihang mga bahay nila. Meron akong isang kapitbahay, itatago ko siya sa pangalang Oscar. Si Oscar parehong doktor at mga espesyalista ang kanyang mga magulang. Tatlo ang kanilang sasakyan. Ako naman, Tito Makoy, dito sa aming lugar, anak ng simpleng tao, mahirap lang kami. Meron akong tropa dito sa aming lugar. Ang tropa namin ay halo-halo ang mga kasama. May mga kagaya kong nagtatrabaho sa tanggapan. Merong mga nagtitinda ng fishball at merong tindero ng prutas at gulay. Ang problema nga lang, merong nakikitropa sa amin na malikot ang kamay. Siya si Ungin. Mabait naman si Ungin, kaso nga lang may reputasyon itong pagiging magnanakaw. Ngunit kung makakasalamuha mo at makakausap, okay naman. Ganoon pa man, hindi namin ito pinapapasok sa aming bakuran. Kasi mahirap na, kaya hanggang kalsada lang palagi ang aming pakikipagkwentuhan sa kanya. Sa araw-araw na makikita mo kaming kausap si Ungin, iisipin mong katropa namin. Pero hindi namin siya katropa. Hindi lang namin pwedeng iwasan kasi hindi naman maganda kung nakikiharap sa iyo tapos makikiharap sa amin, mag-aalisan kami. Hindi maganda at bastos naman ang ganoon. Si Oscar naman, kahit na magkatapat ang bahay namin, ni hindi man lang ito bumati kung nagkakasalubong kami o kaya kung napapadaan siyang nasa gilid rin kami ng kalsada. Nakayuko ito o kaya minsan naman nakatingin sa malayo. Sa halip ng umiti, iniiba niya ang kanyang tingin pag tumapat na sa amin. At kung nagkakataon ngang dala niya ang kanilang sasakyan, lalong hinding-hindi mo ito maaasahang bumati man lang. Giningitian na namin siya pero seryoso pa rin ang mukha. Suplado. Akala mo laging nawalan o kaya akala mo uutangan palagi ng 1,000. Dahil dito, hindi nga kami nagkakalakas ng loob na kahit tumayo man lang sa harap ng kanilang bahay kasi mahirap na, delikado ang tingin namin kay Oscar at sa pamilya nito. Sa ibang banda naman, iniisip namin na ang hindi pagpansin sa amin ni Oscar ay dahil kay Ungin. Akala siguro kasabuat kami sa pagnanakaw na ginagawa nitong si Ungin. Kaya ganoon na lang, Tito Makoy, ang sitwasyon. Walang pansinan. Matagal na naming ipinapakita kay Oscar ang pakikipagkapitbahay pero sadyang mayaman kasi sila. Marahil hindi nila kailangan ang makisalamuha sa aming mga mahihirap lang. Ang nakakatawa dito, Tito Makoy, naging magkamag-aral pa kami sa isang minor subject sa pamantasan na aming pinapasukan. Maging sa paaralan noon, aakalain mong hindi kami magkakilala, hindi kami magkapitbahay. Mahigit isang buwan matapos ang aming graduation sa college, pumunta ako sa Manila para kunin sa Department of Foreign Affairs ang authenticated school credentials ko. Noong pumunta ako sa DFA, ang swerte ko kasi madali kong nakuha ang aking mga papeles. Hindi nga ako inabot ng 2 oras sa paghihintay. Kaya pasado pa lang ng 10:00 na umaga,
Muli na naman akong nakabalik sa Cubao para sumakay muli ng bus pauwi sa probinsya. Matapos akong makabili ng tiket sa bus pauwi, halos 5 oras pa ang bubunuin bago ang nakatakdang pag-alis ng bus na aking sasakyan. Dahil dito-dito makoy, naisipan kong tumambay muna sa loob ng pinakamalapit na mall para magpalipas ng oras. Pagdalikod ko sa counter ng ticketing booth, nagkasalubong ang mga mata namin ni Oscar. Nakangiti siya sa akin habang nakatayo sa medyo malayong sulok. Yung ngiting alam kong seryoso galing sa kanyang puso. Ano kaya ang nakain ito at nakangiti sa akin? Yan ang tanong ko sa isip ko kasi nagtataka talaga ako. Bigla-bigla na lang nakangiti siya sa akin buhat sa kanyang kinakatayuan sa isang sulok ng terminal. Ganoon pa man, ngumiti na rin ako kasi alam na natin hindi maganda yung ngumingiti na sa iyo ang isang tao tapos hindi ka ngingiti sa kanya. Dito ka rin pala, kumusta? San ka galing? Yan ang tanong ko kay Oscar. Kararating ko lang galing ng Malaysia. Ito ang wika niya sa akin. Nalaman ko noon, Tito Makoy, na lumipad pala ito papuntang Malaysia para sa 2 linggong pagbabakasyon bilang graduation gift sa kanya ng kanyang mga magulang. Kayang-kaya kasi ng kanyang mga magulang na ibigay ito sa kanila. Nakakaingit nga, Tito Makoy. Sana all. Naku, buti ka pa nakakapagbakasyon sa ibang bansa. Uuwi ka na ba? Ako pa uwi na ako, kaya lang alas 4 pa ang biyahe ng nabili kong tiket. Halika, siguro mas maiging pumasok muna tayo sa mall kung hindi ka naman uuwi pa sa oras na ito. Yan ang tanong at pagyayaya ko kay Oscar. Yung pagyayaya kong iyon sa kanya ay para lang may masabi at para lang mag-usap kami. Pero nagulat ako kasi sumabay sa akin si Oscar papunta sa loob ng mall. Habang naglalakad kami, parang nakikita ko sa kanya hindi siya mapakali. Oscar, bakit parang hindi ka masaya eh kagagaling mo lang sa Malaysia? May problema ba? Yan ang tanong ko sa kanya. Oo, meron akong problema kasi nalaglag yung wallet ko sa bulsa. Hindi ko alam kung sa taxi o habang naglalakad ako. Naroon ang lahat na pera kong natitira, yung pamasahe at mga panggastos-gastos ko sana. Yan ang wika niya sa akin. Ha? Ano? Naku naman eh, paano yun? Yan ang gulat na gulat at pagkikisimpatya ko sa kanya. Nalaman ko rin sa kanya na mula pa pala kagabi, nandito na siya sa terminal. Nag-aabang, nagbabaka sakaling may makita siyang taga roon sa lungsod namin. Yung kahit na hindi niya kakilala pero pamilyar sa kanya ang mukha at pamilyar din siya. Hihingi siya ng tulong dito. Pero sa kasamaang palad, wala siyang makitang taga roon sa lungsod namin na pamilyar sa kanya. Yung isa pa niyang problema, ang kanyang cellphone ay drained. Hindi siya makahiram ng charger sa terminal para ma-charge ito at makatawag siya sa kanilang bahay o kaya makapagpadalaman lang ng message sa messenger. Alam naman kasi natin, Tito Makoy, na mahirap ang manghiram ka ng gamit sa hindi ka kilala. Kasi ba naman sa dami ng mga loko-loko, hindi natin masisisi ang ibang tao na mawalan ng tiwala sa atin. Di rin siya makapag-withdraw sa ATM kasi naroon sa kanyang nawawalang wallet ang lahat ng mga ATM cards niya. So paano ka pala nakapagbayad ng taxi galing ng airport? Yan ang tanong ko sa kanya. Sa airport pa lang, meron na akong inilagay na pera sa bulsa ng aking polo para diretso ko na itong iabot sa chopper. Alam mo, Leo, ang nakakatawa nga, binigyan ko pa ng tip ang chopper. Meron pa akong suklisa na doon na mahigit 100 pero hindi ko na kinuha. Tip ko na yun sa kanya. Tapos, bigla na lang akong nanlumo ng magbabayad na sana ako ng tiket na aking binibili. Noon ko nakita na nawawala ang wallet ko
naroon lahat ang pera at mga ATM cards ko. Ito ang pagkikwento sa akin ni Oscar. Ayon pa kay Oscar, buti na nga lang raw at yung ilang pagkain ibinigay sa eroplano ay nailagay niya sa kanyang bag. Yun ang kanyang kinain bilang almusal ngayong umaga. Tito Makoy, dahil sa aking narinig, bigla kaming bumalik sa ticketing booth para bumili ng kanyang ticket pa uwi. Sa madaling salita, isang milagro ang pagkakakita sa akin ni Oscar. Kasi kung nagkataon, hindi pa siya makakauwi. Pagkatapos nga naming makabili ng ticket ni Oscar, tumambay muna kami sa loob ng mall habang naghihintay sa oras ng aming biyahe. Alam mo Tito Makoy, kinakailangang bumuno ng 8 oras ang biyahe pa uwi sa amin. Kaya noong bumabiyahe na kami, ako na lahat ang sumasagot sa gastos namin sa biyahe kasama na ang pagkain namin sa mga meal stops. Buti na nga lang talaga at meron din akong ekstrang daladalang pera noong pumunta ako sa Department of Foreign Affairs. Pero habang nasa biyahe kami at sa aming pagtigil sa mga meal stops, nakikita ko naman si Oscar na tila masyadong nag-aalangan sa akin. Kaya ako na mismo ang nagsalita. Ikaw naman, magkapitbahay tayo kaya huwag kang mag-aalangan. Natural lang yan at itong ginagawa kong ito sa'yo, wala ito. Kaya relax ka lang dyan, Oscar. Yan ang wika ko sa kanya. Ligtas at maluwalhati kaming nakauwi sa aming bahay. At ang mga magulang at kapatid ni Oscar, ganoon na lang ang talagang pasasalamat sa akin kasi ako raw ang naging sagot sa panalangin ni Oscar noong araw na iyon na wala siyang pamasahe, wala siyang malapitan. Mula noon, bumabati na at ngumingiti sa akin at sa tropa itong si Oscar. Nakikipagkwentuhan na rin siya kung nagkakataong nagkikita kami sa labas ng kanilang bahay. Isang araw may problema ang kanyang desktop. Gusto niyang tingnan ko ito at ayusin. Alam kasi ni Oscar na nag-aral ako ng computer technician liban sa tinapos kong AB Economics. Niyaya niya akong pumasok sa kanyang silid at sa pinakaunang pagkakataon Tito Makoy, nakapasok ako sa kanilang bahay. Ang gara talaga ng loob ng kanilang bahay, ang gagara at ang gaganda ng mga gamit nila. Naka-screensaver lang ang kanyang desktop. Nang hawakan ko ang mouse ng computer, bigla itong bumalik sa page na binabrowse ni Oscar. Pero Tito Makoy, nagulat ako kasi nasa Grindr ang pinapanood ni Oscar. Nanunood siya ng mga short clips ng mga video ng lalaki tapos nakaminimize din ang window ng Twitter. Pareho ang kanyang pinapanood yung mga short clips ng mga lalaki. Natawa ako Tito Makoy pero hindi lang ako nagpahalata. Kasi nang tingnan ko si Oscar, parang nabigla siya at napahiya sa akin. Hindi niya inaasahang mabubuking ko ang kanyang ginagawa. Kasi nakalimutan niyang isarado ang window ng kanyang pinapanood bago ako tinawag at pinapasok sa kanyang silid. Nagga-grinder ka? May account ka rin ba sa Twitter? Yan ang tanong ko sa kanya pero hindi nagsasalita si Oscar. Naku Oscar, huwag kang mag-alala. Hindi mo na kailangang sagutin ang tanong ko kasi maging ako nagga-grinder din ako at meron din akong account sa Twitter kagaya mo. Ito Tito Makoy ang wika ko sa kanya para maibsan ang kanyang pagkabahala. Kahit na sa totoo lang, wala naman talaga akong account sa Twitter at saka sa Grindr. Di ko rin ginagawa ang katulad ng ginagawa ni Oscar. Talaga Leo, pareho tayo. Pareho pala ang hilig natin. Ito ang wika sa akin ni Oscar nang sabihin ko sa kanyang huwag siyang mag-alala kasi pareho kami. Naayos ko ang problema ng kanyang desktop at umalis na ako sa kanilang bahay. Alam mo Tito Makoy, dahil sa nakita ko kay Oscar, naging curious tuloy akong gumawa rin ng account sa Grindr at sa Twitter. At hindi lang yun, natukso rin akong panuorin ang mga
pinapanood ni Oscar. Sa page ng mga alters, alters daw ang tawag nito kung tawagin ng iba ngayon. Nang masubukan kong mapanood ang dalawang lalaking nasa pribadong oras, nasa mainit na eksena, sa ilang minutong panunood ko parang nagugustuhan ko nang manood palagi. Maging ang mga lalaking walang saplot sa damit at ipinapakita ang mga matataas na kalibre ng kanilang baril, may halong inggit ang aking nararamdaman, pero gustong gusto kong manood nito at gustong gusto kong tingnan ang mga ito. Isang araw si Oscar lang ang naiwan sa kanilang bahay. Nasa ospital pareho ang kanyang mga magulang. Ang kanyang kapatid naman ay nasa Manila. Inaya niya akong pumasok sa loob ng kanilang bahay. Ang buong akala ko may problema na naman ang kanyang desktop. Yun pala, magjajaming daw kaming manood ng mga short clip videos sa Twitter. Nagjaming nga kami at tahimik kaming nanonood lang sa umpisa. Dahil nga sa palaging bitin ang aming pinapanood, naisipan ni Oscar na mag-login sa isang porno site. Doon siya sa mga video ng mga lalaking nagkakaroon ng pribadong oras sa kapwa lalaki. Habang nanonood, wala kaming imik sa loob ng kanyang silid. Nakatutok lang ang mga mata namin sa screen ng computer. Maya't maya tito Makoy, umakbay sa akin si Oscar. Pero wala pa rin kaming imikan. Patuloy lang kami sa aming panunood. Ilang sandali naramdaman ko na lang na maya't maya ay pinipisil niya ang balikat ko at panay na rin ang pag-aayos niya ng kanyang harapan. Sa wari ko tito Makoy, nagwawala na ang kanyang manok na panabong na nasa loob ng kanyang short. Ibinaba niya ang kanyang kamay sa aking braso, medyo pahipo-hipo ng marahan. Ako naman palibasa hindi rin manhid, uminit na noong oras na iyon. Hinawakan ko na lang ang kanyang kamay na nakahawak at humahaplos-haplos sa braso ko. Pinipisil-pisil ko rin ang kanyang kamay. Yung pagpisil-pisil kong iyon, naging hudyat ni Oscar para sumalakay na sa akin. Tuluyan na niyang kinabig ang mukha ko at isang madiin, mainit at matamis na halik ang kanyang pinakawalan sa labi ko. Sinagot ko naman ito ng mainit at madiing halik rin. Naging mabilis ang mga pangyayari. Hinila niya ako sa kanyang kama. Nag-aalis na siya ng kanyang suot. Nang makita ko naman na nag-aalis na siya ng kanyang suot, kusa na rin akong nag-alis ng suot ko sa katawan. Kaagad akong binihag ni Oscar, sabay diin sa katawan ko ng kanyang nagwawalang panabong na manok. Isang mahigpit na yakapan sa higaan ang aming ginagawa at napakatamis na halikan. Sa malambot na kama ni Oscar, para na kaming nagbabasketball. Si Oscar ay isang forward, nagdidribble ng bola. Ako naman nasa kabilang team, kalaban, inaabangan at sinasalungat ko ang kanyang kilos. Maganda nga ang klase ng kamang tinutulogan ni Oscar, kasi kahit na mabilis at malakas ang pagbaksak ng aming mga katawan sa aming ginagawang pagbabasketball, hindi ito nakakagawa ng ingay. Pakiramdam ko para kaming nasa trampoline na bumabagsak-bagsak at muling bumabalik sa ere. Nararamdaman ko na rin na sa liig ko na nagko-concentrate ng halik si Oscar. Mainit at madiin. Sa di ko na mapigil ang galaw ng aming katawan sa aming kasiyahan, talagang alam ko tatawirin ko na ang finish line. Nasambit ko ang pangalan ni Oscar. Sinunda naman ito ng pagbulong sa akin ni Oscar sa aking tainga at madiing madiin na halik sa aking liig sa ibaba ng aking tainga. Nakahiga pa rin kami pareho ni Oscar habang namamahinga. Pareho hindi kumikibo, hindi nag-uusap. Pero si Oscar nakayakap sa akin at nakayakap rin ako
sa kanya. Makalipas pa ang ilang sandali ay pareho na kami bumangon at pareho nagsuot ng aming mga damit. Ang problema pala, Tito Makoy, yung halik sa akin ni Oscar sa liig, masyado palang madiin. Kaya nagmarka ang kanyang halik sa liig ko. Buti na nga lang yung suot kong t-shirt noon ay merong kwelyo, kaya naitago ko ang marka ng halik ni Oscar sa liig ko. Sa akin ang naganap na iyon ay hindi ko inaasahan, pero sa tingin ko si Oscar sadyang plinano niya na mangyari iyon sa aming dalawa. At iyon na rin ang naging umpisa para magtuloy-tuloy na kami. Tuwing naiiwan na mag-isa si Oscar sa kanilang bahay, palagi niya akong pinapapunta sa loob ng kanilang bahay. Dito gumagawa kami ng milagro. Pareho kami masaya at pareho namin nagugustuhan ang aming ginagawa. Alam mo, Tito Makoy, si Oscar, hindi ka magtatakang umibig ako sa kanya kasi magandang lalaki ito. Maganda ang pangangatawan, malinis at may ipagmamalaki rin. Palibhasa nga, anak ng may kaya. Ako naman, ang gusto niya raw sa akin ay malinis rin ako sa katawan at lalaking lalaki kung titingnan. Chubby nga lang ang katawan ko, pero ayon kay Oscar, ito ang gusto niya sa akin, ang pagiging chubby ko ng kaunti. Alam niyo po yung plano ko sana ng pangingibang bansa noon, kaya nga kumuha ako ng authentication ng mga school credentials ko buhat sa Department of Foreign Affairs. Hindi na yun natuloy kasi hindi pumayag si Oscar. Huwag na raw akong umalis, dito na lang ako sa amin. Kaya hindi na ako tumuloy sa aking planong pag-abroad. Alam niyo po, ni hindi sa panaginip ay inakala ko na mahuhulog ang loob ko at iibig ako sa kaparehong kasarian. Magmamahal ng malalim at matamis sa kapareho lalaki. Pero ewan ko po ba kung bakit dumating ako sa ganitong tagpo. Dumating kami ni Oscar sa ganitong estado ng relasyon namin. Sa halip na pumunta ako ng abroad, ang ginawa ko ay bumalik na lang ako sa pag-aaral. Kumuha muli ako ng accountancy. Maswerte naman na noong taong nagtapos ako ng accountancy, kumuha kaagad ako ng exam para sa Certified Public Accountant. Maswerte, Tito Makoy, nakapasa kaagad ako. At ngayon, dahil nga isa akong CPA, nagtatrabaho ako sa isang bangko. Si Oscar naman sa kasalukuyan, inaasikaso na ang kanyang mga kinakailangan sa paglalagay niya ng manukan at babuyan sa kanilang lupain sa kabilang bayan. Bachelor of Science in Agribusiness kasi ang tinapos niya noong college kami, kaya magtatayo siya ng kanyang sariling farm. Alam niyo po ang kinakahiligan ni Oscar, malayong malayo sa nakahiligan at propesyon ng kanyang mga magulang at kapatid. Nananatiling masaya at matamis ang aming relasyon, pero meron nga lang kaming isang problema paminsan-minsan. Ang problema namin ay ang aming pribadong oras kasi pareho pa kami nakatira sa poder ng aming mga magulang. Ang isa pa, pareho kami hindi kayang lumantad sa aming relasyon ni Oscar. Pero pinag-uusapan namin na sa kanyang pagtatayo ng farm sa ibang bayan, baka ito muna ang aming maging pugad para sa aming pribadong oras na para sa aming dalawa talaga. Sa paglantad ng aming relasyon, napag-usapan namin at pareho namin sinasabi ni Oscar na bahala na sa darating na araw kung ano ang mangyayari at kung paano masusukol kami para umamin at lumantad sa aming relasyon. Saka namin haharapin yon. Meron tayong kasabihan, Tito Makoy, na saka natin tatawirin ang tulay pag naroon na tayo sa lugar. Ito ang aming napagkasunduan ni Oscar. Sa ngayon, Tito Makoy, sa kabila ng aming masaya at matamis na relasyon, hindi pa rin nawawala sa isip ko ang mga bagay at sitwasyon na talagang minsan merong isang pangyayari para pagbuklo rin ang ilang tao.
Kahit na hindi sa ganitong relasyon namin ni Oscar, palaging merong nangyayaring isang bagay para mapag-isa ang mga tao o kaya ang dalawang tao. Kagaya namin ni Oscar, ang tanging naging dahilan ay ang nawala ang kanyang wallet at swerte naman at milagro siguro na ako ang naroon sa terminal sa Manila. Hanggang dito lang po Tito Makoy ang aking kwento. Simpleng kwento lang, sana magustuhan ng iyong mga tagapakinig. At higit sa lahat, sana mapili mong ilathala. Lubos na gumagalang, Leo. Maraming salamat Leo sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Alam mo, tama ka sa sinabi mo na minsan kinakailangang merong mangyaring isang bagay para pagtagpuin ang landas ng dalawang tao. Maging sa mga taong nagmamahalan o kaya yung mga mag-asawa na ngayon, talagang minsan merong milagrong naganap para at yung milagro na yan ang naging dahilan kaya nagtagpo ang kanilang landas. Sa kaso nyo naman ni Oscar, kinakailangang mawalan pa siya ng wallet para makipag-usap sa iyo at yung pagkakataong iyon naging maganda rin ang resulta kasi ngayon masaya kayo sa inyong relasyon. Sa muli, maraming salamat sa pagbabahagi mo ng iyong kwento. Mga kaibigan, kung meron po kayong kwentong nais na ibahagi, ipadala lang sa aking email titomarcos@yahoo.com at titomarcos@gmail.com. Maraming salamat po.